Ayan guys, pupunta tayo sa Albertson, bibili ng plantain para sa ating gagawin na fufu. Okay. Oh my God, ayan guys, buti na lang meron silang plantain. Ayan, ito yung plantain guys. So piliin natin yung hindi pa hinog. Ayan yung green. Ganito po yung plantain. Meron bang plantain sa Pilipinas, guys? So, dalawa lang yung upo. Oy, meron din silang mangga, oh. Hilog na mangga. So, ayan, ang tigas. Ito yung malalaki na saging, plantain. So, tatlo na lang kaya ang kukunin. Tatlo na lang, guys, para hindi ako magluluto pa ng ano nila bukas. Ito lang ang bibilhin natin dito, guys. Yan. So, ito na, guys. So, umpisahan na natin gumawa ng banana at saka oatmeal na fufu. Ayan. Ito yung oatmeal. Ayan. Tapos ito yung tatlo nating plantain na banana na nabili ko sa Albertson kanina. So, hinugasan ko siya. Nag-vlogs ako kasi mapakla yung ano, merong ano yung, ano ba yun, yung banana. Kasi masyado siyang hilaw, matigas. Tapos, itong tubig, lalagyan mo ng asin, tapos suka. Eh, sabi nung ano, napanood ko, na lagyan daw ng asin at saka suka, pang tanggal siguro ng, ano, ng pakla. So, easy lang itong gagawin nating fufu, guys. Kaya naman, ano, ayan, ayan. Masarap din itong gawing banana chips. Ayan. So, usually, ang ginagawa nilang fufu is yung, ano ba yun? Yung kasaba kasi, yung kamuting kahoy. Yung kasaba kasi is masyado nilang ano ay pinifermented pa kasi yun. Kaya ano. Eh, ito madali lang siya. Buti na lang nakakita ko ng madaling gawing fufu. So, ayan. Oh my God, ang sarap kainin. Ayan, guys. So, nagluto ako kahapon ng ano. Ng ano ba yun? Yung chicken pambota. Eh, my God, ang sarap. Talagang at least first time din na natikman nila Vashti at sa kanil dyan yun. Nagustuhan nila. Si Vashti, masyado maarte sa pagkain yun. Pero, pag gusto niya talaga, gusto niya. So, buti na lang. Nagustuhan niya yung ano, yung niluto ko na pambota. Chicken pambota. Pwede yun sa fish, guys. Ganun din yung procedure niya. Pwede sa fish. So, next time, try natin yung fish kasi meron pa akong isang palm puree. Ito. Ayan. Iba naman tong ano brand. Pero parehas din sila. So, gagawin natin yan para sa isda. Ayan, sayang yung napakawalan ni CJ na ano na isda. Namingit kasi sila kasama yung girlfriend niya at saka yung kapatid ng girlfriend niya, guys. Kaya ano, malapit lang yun sa amin. So, ayan. Balatan ko na lang muna to, ha? And then, so, after ko nabalatan to, guys, i-slice ko siya ng, ano, i-slice ko siya ng maliit, tapos i-blender natin. Yun lang. Madali lang yung paggawa ng ganito, guys. Hindi siya mahirap gawin. Na, ano. Sige. Balatan ko muna.
Okay, so ayun guys, sinet up ko na rin, tapos na yung pagbabalat ko ng, ano, yung reason din na nakababad sa tubig guys, sa ano, para hindi siya mangitim. So ayan, yung 1/2 cup na plain oatmeal, tapos yung kangen water natin. Pwede naman kahit anong tubig na gamitin. Tapos yun, yung blender. Tapos ikakat na natin siya. Ikakat na natin siya. Kahit na lang yung ano yun na size ikat kasi ibe-blend lang naman ito eh. Kailangan lang maliit para madaling madurog sa blender guys. Ayan, so mag-11:30 na ng umaga. So, kailangan maluto ito kasi kakain po yung hari dito sa bahay. Meron akong hari dito sa bahay. Yung little princess namin di pa umuwi. Mamaya pa, mga alas 2 sila uuwi. Ayan, ito is ano, sobrang ano pa, hindi pa hinog. Try ko gumawa ng ganito na ano, banana chips. Kasi masarap itong gawing banana chips. Ito yung mga klase ng banana chips na masarap. Banana na masarap gawing banana chips guys. Ayan, malapit na. So yung lasa nito, wala siyang lasa guys. Kahit yung ano, parang ito lang kasi yung parang rice nila. Parang rice nila to guys. Lalo na yung ano, ang natikman ko lang is yung fufu na kasaba. Yung kamuting kahoy. Ay naku, ang lambot nun. Parang ganito rin siya, pero hindi ko pa natikman itong banana and oatmeal fufu. Madali lang kasi siyang gawin kaysa yung ano, kamuting kahoy. Yung kamuting kahoy is ano, kailangan pang i-fermented yun. Meron naman yung version nila na ano, tinabad akong pumunta ng ano, Seafood City, bumili ng kamuting kahoy. Plus, ang pangit ng kamuting kahoy nila sa Seafood City. Matatanda na. Minsan pabulok. Ay, ayan. Sa Mexican store, ang maganda bumili ng ano. So, ayan. Tapos na. Bumili ng kamuting kahoy kasi magaganda yung kamuting kahoy nila doon. So, okay na to. So, ang gagawin natin is okay guys. So, ayan. Dalawa pong klase yung gagawin nating blender. Ito kasi hindi siya pino. So, kailangan yung banana natin ay pinong-pino guys. So, meron akong pang-pino. Ito maliit na ano natin. So, ang gagawin lang natin guys, ilalagay natin to. Ayan. Kasi pag di ako mag-gloves, ang pakla oh. Ayan. Hopefully magkasya. Huwag ko munang ilagay mama. Kunti lang. Ayan. Tapos yung tubig. Yung tubig natin huwag masyadong ano. Kasi kailangan hindi masyadong soggy. Yung consistency ng ating tubig ng puree. Mas maganda na ano, mag-add-add kayo ng tubig hanggang ano. Ayan.
spoon. Pakita ko lang sa inyo yung ano. Ayan. So, kailangan medyo ano siya, yung parang medyo ano pa yung dapat yung tubig nito, pero dahil meron pa akong second batch, so okay lang. Dahil lalagyan natin naman ng tubig nung isa. Ayan. Kasi pipinuin pa natin yan. Hindi pa siya pino. Kailangan pino po, guys. Kasi pag hindi pino, hindi soft yung ating gagawing fufu. Kailangan yung gagawin nating fufu is soft na soft talaga. Yung parang ano, yung parang nilupak. Mas soft pa sa nilupak, guys. Kung alam niyo yung mga nilupak. Parang ganun. So ito na yung second batch. Ayan. Parang kung yung texture niya, guys. Ay, hindi ko alam pa yung texture niya. Yung ano ng ano, parang ano, yung ano ng pancake na malabnaw. Hindi naman yung malabnaw. Ewan ko kung anong term nun. I'm not good in words, guys. Ayan. Ay, ayan. So, ayan. I-blend ulit natin. Lalagyan ko lang ng konting tubig, guys, kasi yung first batch natin is medyo thick. Kunti lang. Kunti lang, guys. So, ayan. Tapos na to kasi i-blend pa naman natin dun sa maliit. Nakikita nyo yan. Naku, parang marami yata ito. Pang 3 days. Pero tignan natin. Kasi ayaw ko kasi magluto-luto ng ano eh. Dalawa lang sana dapat. Tapos 1/3 na ano ba yun? Na oatmeal. Kuha lang ako ng sandok. Kulang pa ng tubig nito, guys. Si hindi pa siya masyadong ano, oh. Hindi pa siya masyadong meron pang mga parang magaspang pa yung puree. So kailangan natin 'to. So dagdagan lang natin ng kunting tubig. Kunti lang. Kung isahan lang sana siya, i-blend. Okay lang sana, kaso. Sobrang pino na siya, guys, compare dito sa ano. Dahil dito parang merong, nakita nyo yan? Ayan, may buo-buo pa siya. Ito is sobrang napaka-soft. Yan, see? Tingnan nyo. So, yan yung gusto nating ano. Pero biblend ko pa para, ano.
So, ganun lang guys ang gagawin. Ayan. So, yun. Ito. Ito. Ganyan. Dapat yung ano ng tubig ng ating ano ba yun? Ng ating puree. Banana puree. So, ganun lang guys. Ulitin ko. Tapusin ko muna itong mga ano. Then, sa next step naman tayo. Okay? Ayan guys. Natapos na rin. So, ganyan guys. So, para siyang smoothie. See? Ganyan dapat yung pagtulo niya ng ating puree guys. Ganyan. Oh my God. Ang sarap. Pwede palang lagyan to ng asukal or ano. Tapos itrito na lang. Diba? Pero ayan. Isasalan ko na rin. Isiset up ko na rin yung lutuan natin. Then, okay na. So, ito na guys yung ceramic. Ceramic pot natin. Kahit na nung pot ang gamitin ninyo, okay lang. Kaso nga lang, kaya ko na ito yung gagamitin ko kasi ito lang yung tamang-tama sa laki ng ating ano. So, yan na yan. Nakainit na siya. So, ilalagay nyo lang yung saplit lang. Kuha ko ng patungan ko ng ano. Kasi ang pagluto dito, kailangang ano, kailangang maraming halo guys para hindi ano mag-lumps, mamuo yung hindi mamuo-muo yung ating banana. So naka medium heat siya. Wala ka nang ilalagay, ganyan lang. Idiretso mo, painitin mo yung pot o depende sa iyo kung anong ano gagamitin mo. So, halo-halo guys. Kanina pa tumainit itong ano, pinainit ko itong ano. So, maraming halo. Pusi, tingnan mo, nagaano na. Ay, nako. Nagda-dry na kaagad-agad. So, kailangan halo-halo. So, kailangan daw ihalo ng ihalo kasi tingnan mo, oh. Namumuo na kaagad-agad. Ay, meron. Hindi pala namumuo yun. Talagang hindi na-blend. Akala ko ba na-blend ka, ha? Ayan. So, mahina lang dapat yung apoy. Hanggang mag-ano siya. Maging ano na lang siya. Basta. Panuorin nyo na lang guys kasi ito talaga mahaba talaga yung pag halo-halo. Ayan o, namumuo na siya. Yung iba talaga namumuo na. So habang namumuo, ginaganon-ganon nyo. Mahina pa yung ipoy ko, ha? Ayan. So, halo-halo lang. Ita-timeslap ko ito, guys, ha? Para isiset ko yung timeslap niya kasi matagal talaga to. Oh my God. Kanina pa ako nag-ano guys. So, after mga 20 minutes guys, ito na. Medyo namumuo-muo na siya. So, habang namumuo siya, humihirap din yung paghalo natin. Ay naku. Magiging Johnny Bravo na ako dito pagkatapos na maluto guys. Kasi, ang hirap maghalo. Talaga hindi ko nilubayan guys. Pero, hopefully, maganda yung result para meron naman silbi yung pag-ano natin,
paghalo natin. Ako, hinihingal na ako maghalo, guys. Madali lang yung madali lang gawin, pero yung madali lang yung gawin, tapos yung ano niya, yung ingredients niya kunti lang, pero pagdating naman dito ang hirap. Kaya buti na lang ito yung ginamit ko, yung ano, ceramic pot, kasi kung yung ibang pot ang gagawin, nako, baka nagkagas-gagas-gas na. So ganyan oh. Kailangan talaga siyang ano, parang nagbabayo ka rin ng ano, ng kamuting kahoy na gagawing nilupak. Ang hirap habang ano, humihirap, 'di ba? Na-try niyo na bang mag-pounding ng ano, ng kasaba, ng kamuting kahoy, yung gagawin sa nilupak, guys, dun sa may lusong. Oh my God. Ganun kahirap, guys, lalo na ngayon, oh. Namuumuo na siya, pero mukhang masarap na siya. Wala tong lasa, guys, pero sobrang masarap siya. Pwede yatang gawin tong ano din, eh. Ano ba yun? Nilupak din, eh. Pwede na tong lagyan ng nyog, asukal, at saka ano. Pero dahil banana fufu ang gagawin natin, alternate sa rice, tamang-tama, dahil nagluto tayo ng chicken pambota, African food. Ito din is African food, guys. Kaya, ala! Hala! Lumalagkit na, guys! It's hard! Ay, nako! Nagkaroon ako ng tunubuan ako ng muscle. Ng, ano, maganda tong exercise ng ano. Oh my God, kaya pala yung napapanood ko sa ano, sa video na gumagawa ng ano, ginaganon-ganon-ganon talaga nila. Ganon, para mabayo. Kaya pala, sabi ko, sobra naman kung magbayo sila, masisira na yung pot. Dahil ganito pala, guys. Ay, nako. Kung alam niyo lang gaano kahirap. Ay, no wonder why. Oh my God, na talaga ako. I need a break. I need a break. Oh my. Ang bango, guys. Ang bango. Sobrang bango. So, yeah, halo lang muna natin to, ha, guys, kasi as in, ano, ita time slap ko ulit. Oh my God. Oh my God, ang sakit na ng ano, ang sakit na ng braso ko, guys. Ayan. Nilupak na, saging na siya. Ganyan. Nakita nyo yung ano niya, oh. Hindi na talaga siya malaglag. So, dahil almost, ano na natin to ginawa, guys. Ay, naku, talagang pinagod talaga ako nitong saging na to. Pero, ang sarap, guys. Dapat pala yung, ano, try ko palang gumawa ng ganito, tapos lagyan ko ng star margarine, tapos ano ba yun, asukal, tapos ano, kasi ganito yung nilupak na ano, eh, saging. Ayun, guys, pag tumingin kayo sa mga ano, ganito kahirap pala gawin itong fufu, sobra. Kaya pala sabi ko, grabe naman kung makapag ano yung mga African sa pot nila, masisira na. No wonder why pala. Kaya tamang-tama pala na itong makapal na pot, ceramic pot ang ginamit natin. Kasi tingnan mo, oh. Kasi yung kung sa pot na regular pot, naku, masisira. So, ayan, guys. Dahil okay na siya, papatayin ko, ay, pahihinaan ko muna yung apoy. So, ito is luto na siya, guys. Pero, hindi pa diyan natatapos ang ano nito, kasi
Lalagyan pa siya ng kunting tubig. Wait lang ha. Ito yung natira. Ito yung natira natin kanina. Lalagyan siya ng kunting tubig. Kunti lang. Tapos make sure na nandun sa loob para hindi masunog. Tapos tatakpan natin ng mga 5 minutes guys. Tapos hahaluin na naman. Then okay na. So yung pag ano natin dito, yung apoy natin talaga nasa slow. Nasa slow medium heat na. Yung pinaka low. Parang isi-simmer lang natin siya. So, kunti lang. Ay, naku, nakalot talaga ako. So, ayan, tatakpan natin, guys. Mga lulutuin natin siya ng mga 5 minutes din. Maghahalo ulit tayo. So, tamang-tama yung 5 minutes. Nakapahinga na yung kamay ko. At saka yung isa naman na braso. Okay, guys? See you later! So, ayan, guys. After 5 minutes, tanggalin natin. Tapos, mag-ano na naman. Ganun din. Niluto lang natin guys para as in talaga naluto yung ating fufu. Then ayan, dahil meron pa siyang tubig-tubig. So ito na naman, ipapound na naman natin to hanggang maging super thick na siya. Ayan. Then ready na, tapos ibabalot natin siya sa plastic wrap para bibilugin. Yung parang talagang style ng African. Mga Afrikano guys. Sa kanilang fufu. Kung alam nyo, pag kumakain sila, meron yung parang puti na bilog na na parang talaga, mukha ang sarap-sarap. Yun yung fufu guys. Pero mostly na ginagawa nilang fufu paulit-ulit is kamuting kahoy. Na-try ko na yun. Masarap yun siya guys. Wala siyang lasa. Plain lang. Pero ang lambot niya sa bunganga guys. Sa mouth. Parang hindi mo na kailangan ngumuya. Tamang-tama itong mga fufu sa mga tigulang na mga mga jowa ninyo like me. Ay, joke lang. Yung mga matatanda na nahirapan ng kumain. Pero guys, yung asawa ko si Jan, kumpleto pa yung ipin niyan. Hindi yung postiso guys, talagang kumpleto pa yung ipin. Oh, nagpalinis siya nung isang araw kasi kailangan daw mabango yung mouth niya pag-uwi. O, diba? Pinaghahandaan talaga niya. So, ito na naman tayo. Nag-start na naman akong hingalin. Ayan. So, talaga tayo pa rin. Low heat siya. Yung pinaka-low kasi kailangan talagang, kasi madali itong masunog eh, kasi wala kang tubig. Magtututong siya. Nagtutong na nga eh. Pero at least hindi grabing tutong. So, kailangan talagang i-pound ng mabuti. Yun yung sabi ng mga napanood natin gumagawa ng fufu. So, kailangan nating sundin ang instruction para yung result is pero tinikman ko na siya guys. Parang yung natikman ko talaga na pero iba yung lasa nito. Hindi rin siya maasim ah. Di ba ang saging maasim? Ito hindi siya maasim. Parang siya? Parang nilupak na kamuting kahoy na walang lasa. Ganun. Walang Ay nako, inuuhaw na. Inuuhaw na ako sa kaka
Halo. So, ayan, malapit na guys. Kasi medyo, ano pa, hindi pa siya lumalaban eh. Kailangan pag hinahalo mo, lumalaban siya. Ito, medyo kaya pa natin i-handle. So, kailangan yung nagsasabunutan talaga kayo. Yung naghihilahan kayo. Para perfect yung... At kailangan ninyong lutuin talaga siya ng... maluto talaga siya kasi madaling mapanis daw pag hindi naluto talaga. Pero I'm sure ito, luto na ito kasi ano. Pero dahil kailangan nating yung thickness niya is yung palaban. Yung kaya kang ipaglaban. Yung lumalaban at kaya kang paglaban. Bueno. So, meron na namang bagong... Actually, hindi ito bagong natikman nila dyan kasi kumain kami ng African food one time at meron natik... Doon nga namin natikman yung fufu na kamuting kahoy pero ito hindi pa nila natitikman. So, bago lang to. Si Vashti ayaw niya yun eh. So, I'm sure... Hopefully, magugustuhan niya to na iahalo doon sa pambota. Kasi, gustong-gusto nila yung pambota. Nakadalawang hirit. Nakadalawang hirit silang dalawa kahapon. Dinner. Yun yung dinner namin. At ito yung lunch nila. Today. Ito na, lumalaban na siya, guys. Iwan ko kung lumalaban na or talagang pagod na ako. So, yan. Sige, guys. So, ayan na guys. Natapos na rin sa wakas. So, ang gagawin natin habang mainit pa yung ano, yung fufu, kailangan ilagay natin dito sa cling wrap. Tapos, ipoform lang natin siyang bilog kasi kapag malamig, mo siya, iano, hindi siya ano, di ba? Ang ganda oh. Ang sarap. Natikman ko na siya, guys. Masarap siya. So, ganyan lang. Dahil sobra na yung marami para kay Jan sa isang ano. So, yung iba is, yaan mo ulit natin yun. Ay. Grabe naman. Dapat pala hindi ko ginawa. So, ganyan. Tapos, ipoform lang siya na bilog. Ganon. Or, pwede mong ganon. O, diba? Oh my God! I'm happy! Ayun. Ganyan, guys. Diba, nakikita nyo yan sa mga African food? So, kahit na hindi mo nalagyan ng mantika, oh. Talagang, ano siya. Ganyan. Oh, ha? Huh? One down. So, tama lang yan. Kasi pangit kong malaki. Kasi baka, ano, mabusog. Mabigla yung chan ni Jan. Kasi, unti-unti lang yung inaano ko sa kanya eh. Pagkain niya. So, ganyan guys. I love it. Ang sarap. Tikman ko nga para sa inyo. Oh my God. Promise guys, ang sarap. Kahit walang ano. Kahit walang... Wala kang inilagay. Ay nako. Gagawin kong snack to guys. Masarap siya, promise. Oh. Alam mo guys. Kung alam kong pangit. Yung lasa. Talagang sasabihin ko. Tsaka hindi ko ulitin ito. Uulitin ko to. Mas gusto ko to kaysa sa ano, sa kasaba. Kasi yung kasaba guys, yung kamuting kahoy, masyadong mabigat sa katawan. Ang bigat nun sa katawan guys.
So, kailangan soft yung ano. Ang sarap niya guys, talaga, promise. Kahit wala kang nilagay, masarap siya. At saka hindi maasim. Parang kamote lang. Parang kamote siya guys. So, ganito lang yung gagawin ko hanggang maubos. Ita-time slap ko ulit. So ito guys, yung sinasabi ko na kailangan talagang mainit-init pa, inaano mo na kasi tingnan mo mahirap siyang i-form. So ayan, so apat lang yung nagawa ng ating Naku naman. So ayan, ito 1 2 3 4 Oh my God, I love it. Ito guys, is kakainin ko na siya. Siyempre, sayang naman. Tapos may tutong yan, masarap. So yun, kakainin ko siya guys. Tapos isa-serve na natin yung pagkain ni Jan at iano ko kung paano nila kainin to guys. Okay? Tapos ito guys, sobra talaga siya, masarap po. Ayun yung tutong niya. Dito lang nagtutong. Kaya dapat talaga, dahan-dahan lang yung pag-ano ninyo guys. Yung, pag luto ninyo at laging halo-halo talaga siya. Kasi kung hindi, talagang mas sunog pa dyan. Kasi yung iba na nakikita ko, nasusunog na eh. Pero ito, dahil ceramic siguro siya, makapal talaga siya. Ang mabigat siyang pot. Kaya magandang, kung meron kayong ceramic pot, mas maganda yun. Mas maganda na yun yung gamitin nyo kasi hindi talaga siya mag-i-stick sa ano. So, yun na kasi palubat na tayo. So, iinit ko na rin yung pambota at saka tatawagin ko na si Johnny. So, ganyan guys. Ito lang muna yung kukunin natin. Ganito ang paano kainin itong pambota at kahit na anong mga pagkain nila, meron ganyan. Kulay puti, yun yung, so, yun yung kamuting kahoy. So, ito na guys, yung niluto nating pambota, chicken pambota. Ay, naku, ang init. Mainit. Yung ganyan. So, parang yan yung rice nila. So, ayan. Oh, man. Kasi gusto ni Jan yung yung sabaw. Ganyan, guys. Oh, man. Ganyan. Ganito. Diba? Exaggerated naman tayo, diba? I'm proud kasi nakagawa ako ng pambota at fufu. Tikman ko para sa inyo, ha? Ganyan. Pero sila, kamay nila yung ginagamit nilang pangkain eh. Oh my God. Oh my God. Parang makakain ko na yung tatlo. So good. So good guys. Bigay ko na to kay Jan. What do you think? It is good. Ay naku, nagutom ako guys. Kakain na rin ako.